suit. Wow, Ernie. Remember, Money's name is Money. Ay nako mga kaibigan at kapatid, yan po ay patikim pa lamang namin sa inyo ngayong hapon. Mamaya po ay babalik tayo agad sa mas pinanghang, mas pinakatas na Juicy! Welcome back mga ka-freshness! Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating masayang talakayan dito sa Juicy at ang ating issue number 2 go na tayo dahil si Mr. Coco Martin, ang dating tinaguriang Prince of Indie Film, ay babalik daw muli sa paggawa ng mga indie films, which is good. Pero hindi yan dahil may issue ngayon kinasasakutan si Mr. Coco Martin dahil ang kanyang anak daw kay Miss Catherine Luna ay hindi niya nabibigyan ng sapat na sustento or hindi talaga nasusustentuhan. Pero pag tinatanong daw si Coco Martin, ayaw raw nitong magsalita. Ano nga ba ang katotohanan? Watch this. Coco Martin, malayo na ang narating. Mula sa paglabas sa mga indie films noon, eto at bidang-bida na siya sa mga teleserye ngayon. Tuluyan na nga bang tatalikuran ni Coco ang paggawa ng mga independent movies ngayong sikat na siya. Ako naman, sabi ko, nagaling ako sa indie. Iba yung kinalakyan ko, iba yung pinagmulan ko. Never kitong tatalikuran kasi kaya ako nga ginawa yung mga bagay na yun dahil pinaniniwalaan ko. At saka bilang artista, sabi ko, yung mga bagay na yun, yun yung makakapagpalalim sa'yo bilang artista. Mukhang seryoso na nga si Coco sa kanyang napiling profesyon. Pero ang tanong ng karamihan, kung dati ay idinedenay niya ang kanyang anak kay Catherine Luna, ngayong inako na niya. Kumusta naman ang isyo ng sustento ng bata? Ngayon wala pa eh. Sabi ko nga, darating din yung point na maayos din lahat ng mga bagay. Ginawa ko na yung part ko before and then sabi ko, sana this time, maayos din yung mga lahat ng mga bagay. Mga ka-freshness, sa palagay nyo, bakit umiiwas si Coco sa usapin ng sustento? Okay, ang masasabi ko lang, yung bagong endorsement ni Mr. Coco Martin, kasama yun si Mariel Rodriguez. Ang ganda-ganda ng billboard nila sa Katipunan. Ano yun? Anong produkto to? Yun yung, yung balak. Okay. Oh, oh. Pero I think siguro dapat huwag na lang tayong makialam kasi hindi naman talaga tayo sure kung nagbibigay ba ng sustento si Mr. Coco Martin. Mamaya meron pala siyang saving account para dun sa anak niya, para sa kanilang college. Ang unang tanong kasi dyan, inamin na ba ni Coco na kanya talaga yung anak ni Catherine? Kasi there was a time na talagang deny, habang si Catherine naman mukhang kaawa-awang ina na nagsasabing, ako nakakaalam kung sino ang ama ng aking anak, alam kong ikaw yon. No, sabi ni Coco, hindi raw. Tsaka yun ay, Chrissy, may means na si Coco para sustento ang bata. Sobra-sobra. Tsaka ang gwapo-gwapo ni Coco, nakita mo yung VTR. Sobra. Maliit lang talaga. Ano? Pero ako hindi na ako aangal. Ang lang talaga pag nakita mo parang... Pero sobrang gwapo. Diba? Cute. Si ang ganda ng mata. At ang bait. Tsaka napaka... Nasasalita ang mata kahit walang dialogue. Tsaka napakahusay umarte. Tsaka pansin ko na para siyang si Ate Rose Garcia. May lisp. Oo, oh, nagla... Yung April F. Boy. Parang miss, my loving man. Diba? Pero si Kat... Kumusta si Catherine? Ay, kasi paborito nila pag kahit tusino. Kasi ako so kamatis. Kaya sana lang talaga, Nay, diba? Kung kumikita naman talaga naman, alam naman nating lahat na kumikita si Coco, di ba? Kahit man lang konti, or baka nga sabi ni Alex, baka naman may tinatabi, hindi lang natin alam. Pero amay, sana ibigay na. Kailangan ng anak niya kay Catherine. Alam ba si Catherine ngayon? Alam mo na may istorya ni Catherine, di ba? Nakilala siya nung kanyang discoverer doon sa gilid ng ano, sa malapit sa ano to? Hindi, dito breakwater. Sa breakwater. Kaya nga ang babae sa breakwater siya, di ba? Uh-huh. Nagkakariton. Yung nagtitinda-tinda sila ng mga isaw, mga speedballs. Eh, sabi, nagsayaw na raw sa bar ngayon. Eh, kasi ano, nakikita nga ako mga picture kasi dito sa may Nova Leaches, di ba, marami. Bago ka pumasok. Ang babae nun, parang si Julia Roberts. Ay, actually. Oh. Actually, parang Bea Alonso. Saan mo nakita, Alex, sa may Nova Bayan? Yes, dyan, papasok. Dito sa may Nova Bayan? Or baka naman sinasabi lang nung bar na yun para pasukan sila. Baka nga. Or baka kasi ano, baka may mga special appearance siya. Hindi naman siguro sumasayaw. Pero si Catherine talaga, ano siya, party girl din siya, in fairness to her. Ako, nadadaan ako dyan sa mga bar na ganyan. Carla!
pala kanluwa. Pag hindi mo talaga inano, kala mo kanluwa. Kanluwa pala, di ba? Baka may nag-impersonate lang sa kanya. Pero na may ano ko... Mami Taylor. Meron pala isa, meron isa, Ara muna. Meron. Ay, ano naman? Senior yun. Oh, ano yung badin ko na laka? Kapit diba, ikaw naman talaga? Paano ka nakakadesisyon, Ara muna? Pero yun, si Catherine Luna nakatira ngayon, I think meron siyang boyfriend. Pero ano siya, pinagbabawalan siya lumabas. Okay. Kasi may friend ako nakatira doon, tapos nandun si Catherine, nakikita namin parate. Ano, sa elevator, inaharang siya ng mga friends niya kasi baka makita ng mga guard at baka magsumbong doon sa guy. So parang bantay sarado. Yun yung last kong balita sa kanya. Okay. Fairness. At eto na ang vitamina na nagpapagana sa atin na hindi nabibili sa butika. Kuya Ernie, may baon ka blind item. Sana mahulaan ko. Tungkol ito sa isang dancer ng isang sikat na grupo. Okay. Alam niyo pala, ang ito palang silicone, hindi lang sa mga dibdib ng babae nag-i-enhance. At sa itong dancer na to, male dancer, na-enhance ang kanyang pagkalalaki. Wow! Kaya pagbalik niya rito, aba, papalpik sa lahat ng kainuman niya, pinagpapasikat niya. Eh, pinakikita niya, kanya. At nung makasiping siya ng isang sexy starlet, nagimbal ang starlet at nagbihis ulit. Ay, natakot. Ano yung nagimbal? Natakot siya. Dahil sa Super Dakota Harrison. Kuya Ernie, may tanong ako sa'yo. Ito, question lang. Hindi siya duty free. May question ako, importante ito. Kailan natin siya pwede makainuman? Alam mo kung ano yung question mo na napaka-importante. Pasyal ka sa bahay, dyan lang ako sa Mindanao Avenue. Ay, taga Mindanao Avenue. Sayang. Sino ito? Basta, mamaya. Anong-ano? Si Ernie, sumikat itong grupong kinabilangan niya. Sikat na sikat hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Kasi, di ba, meron tayong UMD. Christy, huwag mo akong batayin. Di ba, meron tayo dito. Kung itatranslate mo sa Tagalog, nagsasayaw sa kalye ang mga batang lalaki. Huwag mo na akong boys dancing in the street? Yes, dancing in the street. Bigla akong nawala ng boses. Teka, kasi may sexy star eh. Alam mo? Ayokong magsalita, baka... Ay, di? Naku! Talaga palang, ang hirap palang mag-guess dito. Alam mo, at least hindi ako nahuli ngayon, Naya. I'm so proud of myself. Sa grupo na yun, mga kapatid, ang mga nagpunta sa ibang bansa na sumali sa isang parang malaking dulang pang entablado ay tatlo. Kuya, alam ko lang kung sino. Why, pero ayaw ni Kuya Ernie talaga. Ganoon sa akin. Sinasabi ko na nga, in fairness sa lalaking yun. Ito ay chose, oh. Hindi siya yung ano. Ganito pala rito. Bubukuhin ka talaga. Teka, nag-theater ba yan? Nag-theater yan. Ang galing-galing niya. Sino yung sexy starlet? Oo nga. Ma. Ma at pa. Ma at pakialam. Ma at pakialam. Ang chismosa ko, anyway. Hay, nako. Hay, grabe. For this week, yan ang pinaka-juicy kong natutunan, ha? Alam mo, Amay, pag nakita mo yung sinasabi ni Kuya Ernie na gwapong aktor na yon, ay, nako, ang galing-galing-galing niyang umarte, ang galing-galing niyang tumambilelong, o tumambelong-belong. Ay, nako, ewan ko na lang. Basta magaling siya. Ay, nako, sa aming pagbabalik mo ako, freshness, pausapawag na talaga si Kuya Ernie. Mas pinakatas pa rin, mas pinanghang pa rin ang Juicy! Welcome back, mga ka-freshness, sa inyong daily afternoon intriga quencher, ang Juicy! Babalik ko talaga to. I miss it. Anyway, mga ka-freshness, ito, medyo sensitive itong ating next topic dahil ang dating child star na ngayon ay magbabalik pelikula ulit kasi nga napariwara ng onti ang kanyang buhay di umano at na-involve pa siya sa mga booking at drugs. How true, Mr. G. Romano? Magnifico! Sagutin mo yan. Go! G. Romano, balik pelikula, balik intriga. Magbabalik pelikula na raw ang dating child actor na si G. Romano. Ngunit sa halip na ikatuwa ng mga kasamahan sa industriya, tila may pangamba sila. Napabalita noon ang pagkakaroon ng attitude problem ni Jiro. Dahilan upang maging mailap ang film offers sa Youngest Best Actor winner. Bukod dito, may usap-usapang nagda-drugs di umano ang young actor. At